Nabook po na driver and yung van nila, bigla na lang ginost ako. Hindi na namamansin during that time. But ito yung pinaganda ng... So in this video, pag-uusapan natin kung paano kami nakalipat dito. Reporting to you live. Nasa Session Road tayo, guys. One of the restaurants here sa Cosmic. So mamaya, kapag naubusan namin yung food, let's go the vlog. So nasa akin muna yung mic, so ako na lang mostly yung magsasalita, okay? Pero nandito yung wife ko para mag-facial expression. And ano yung ginamit namin transportation? Lipat Bahay Service. Ayan, patapos na naman na. Buhat na ulit. So, Transportify yung ginamit namin kasi out of all the online lipat bahay services, sila lang yung lumalampas outside of NCR. From NCR going to the other regions and the other regions going to NCR. Sila lang yung nakakagawa na. So, time na yon, Transportify lang talaga yung option namin. And hindi ako nagkamali ng desisyon. Kahit yun lang yung option ko. Simply because napakaganda ng service nila. So, bakit? I-Kwento ko sa inyo. So, anong nangyari? Ang plano sana namin is niready na namin yung mga gamit na papunta dito sa Baguio. And parang miniature namin siya in a certain room doon sa bahay. Ni-stack up muna namin lahat ng gamit na dadali namin dito, no? And from there, nasukat namin na parang kasya sa isang L300 van, okay? So alam namin yung dimensions ng L300 van based doon sa app. And nag-google din kami ano ba yung size sa loob ng L300. So nakalimutan ko na yung dimensions, pero andito yan, no? Parang 7 feet by 4 feet yata. Something like that. So kasya doon yung gamit namin. Ngayon, ang plano was, sasabay na rin sana kaming tatlong pamilya sa L300. Kasama yung driver. So basically, apat kami lahat doon kasama yung anak namin. But may restriction yung Transportify. Hindi pwedeng more than dalawang tao yung kasambay doon sa pag-pick up ng gamit at doon sa pag-atin. So, ang maximum is dalawa. But required na may isang sumama para may mag-aalaga ng gamit. So yun. So dun kami nagkaroon ng dilema, no? L300, alam namin yun yung saktong-sakto sa amin. Kasi there's a big jump dun sa price from L300 going to the trucks. Kaya dun lang muna kami sa L300. San sila sasakay? Kasi hindi kami pwedeng tatlo sumabay. So ako yung sasabay sa L300 kasama yung mga tauhan, yung driver. And then yung mag-ina ko, sila naman ngayon yung nag-bus sila papunta dito sa Baguio. And yun yung kaya nagkaroon kami ngayon ng vlog here na silang dalawa lang yung nag-travel. So kung gusto nyong mapanood yan, ni-review nila yung bus and yung hotel mismo na pinagpuntahan namin dito. Dahil sa biyahe, dahil sa pagbubuhat ng lahat ng to, mag-hotel muna kami for the first night. Bukas na natin yan asikasuhin. Bukas na kami mamimili ng kutsyon and all the other essentials dito sa bahay. So, yun guys. Welcome. Welcome to our simple but humble apartment. Yes! So, balik tayo. Ano nga yung nangyari? No, yung actual lipat day na. So, sila, umalis sila ng bahay ng madaling araw. So, ako naman yung naiwan sa bahay. Inantay ko ngayon yung booking ko kasi nag-book na ako in advance eh. Parang 2 weeks before nag-book na ako. Ngayon, may problema dun sa booking ko. And, tsaka lang lumabas yung problema a few hours before my schedule pick up ng mga gamit. So, ang nangyari was yung nabook ko na driver and yung van nila, bigla na lang ginost ako. Hindi na namamansin during that time. But ito yung pinaganda ng Transportify, no? Yung customer service nila, how they handle their customer is napansin nila malapit na yung time nung pick-up ko, but wala pa rin nangyayaring interaction within me and doon sa first driver ko. Wala pa rin nangyayari kasi that's very unusual. Dapat meron agad yun. So, without me complaining to them sa Transportify, napansin nila na there's something wrong. And they reached out to me. Tinanong nila, kinonfirm nila, wala pa rin ba ng kumukontakt sa inyo? Kasi naghihinala sila na may nangyayaring masama. Wala pa rin ba? And I confirmed it. Sabi ko, hindi na nagre-reply. Hindi na nagre-reply, tinatawag agam ko, tinetext ko, hindi na nagre-respond sa akin yung driver. And at that moment, kinonfirm lang nila, sabi nila, sige sir, tawagan lang namin saglit, and then pag wala, balikan ka namin. After 5
45 minutes, they called back to me again. Pagkatawag nila, yun, tapos. May solusyon agad sila. Well, of course, kinonfirm mo na nila yung problema. Sabi nila, oo nga, hindi na nagre-reply. Sila na yung bahalang mag-discipline doon sa driver na yon. And let's move on muna doon sa kailangan mangyari, which is makamove na kami. No, kasi hindi na pwedeng mamove pa in consecutive days yung move day namin sa Baguio. So, after a few minutes, tumawag ulit sila. Nakahanap agad sila ng new driver for me. And yun, solve agad yung problema. I just needed to wait mga around 30 minutes to an hour more and solve na. Dumating na yung driver ko. Actually, it's a lady driver, si Ma'am Felisa. Ma'am Felisa, kung mapapanood mo to, maraming salamat. Ang laking tulong mo sa panlipat namin dito sa Baguio. So yun, what happened was, dumating siya, mag-isa lang muna siya doon sa bahay. Kababaeng tao ha. Ang dalawa yung nagbuhat ng mga gamit namin kapunta doon sa L300. Walang karik-ralik lamo, napakamabait, napaka-accommodating, no dull moment during yung trip namin from Metro Manila going to Baguio. Napakadali, napakadaling kausap. Walang ka-ego-ego, hindi masyadong madaldal. Basta free flowing yung usapan namin and I enjoyed it very much. Hindi ako na-bore sa biyahe namin and marami pa akong natutunan actually. And I think I gained a friend, no? When it comes to someone na from Transportify or someone na marunong dito sa Norte. Kasi taga Dagupan lang din sila if I remember correctly. So anyway, yun na. Sila, nasa bus na sila. Ako ngayon, nandun na ako sa L300. So mga nasundo ako mga alas 7 yata or alas 8. Then, dire-diretso na yon hanggang dumating kami sa Baguio. Dumaan lang kami saglit dun sa Dagupan. Sinundo namin yung ibang mga staff ni Ma'am Felisa para kumulong sa pag-unload ng gamit dito sa Baguio. Kasi yun nga yun yung requirement ko and nagdagdag pa siya ng isang tao just to help. So napakalaking tulong nun Ma'am Felisa. Maraming salamat. So yun, sila muna. Dumating sila mga lunchtime na eh. Maaga silang dumating dito. Nag-lunch na sila. Nagsabi na sila. Nakita na nila yung hotel. Nakapag-check-in na sila. And then they went to the apartment unit na kinuha namin. So nag-advance sila. Nandito sila. Then kami, dumating kami few hours after. Mga alas 4 na yan. So alas 4, dumating kami. Mga ganun. Alas 4, alas 5. And then mga after less than an hour, alas 5, tapos na yung pag-unpack. No? So ito na yan yung mga pictures na nakikita nyo dyan. Andito na kami yan sa Baguio. So yun, basically this video is informing you guys na kung maghahanap kayo ng transportation service, highly recommended talaga namin yung Transportify. Yun, that's basically it guys. And kwento ko lang din before ko end yung vlog. Kung pagdating namin dito, yun nga, hindi kami natulog agad doon sa apartment kasi pagod eh. So wala pa kaming kama. Basically, hindi namin dinala yung aming bed mattress kasi masyadong malaki. Hindi na kasya doon sa L300. And iniwanan namin siya doon sa bahay namin sa Metro Manila. So the plan was always some of the furnitures and appliances dito na lang kami mibili, no? So yun, kulog muna kami sa hotel. Kinabukasan, we settled everything, we rested, tapos tsaka kami nag-unpack yun. And then that's the day one of our life here in Baguio City, never going back of course. And yun, that's basically it. In the next video, ang pag-uusapan naman natin is since na nakwento ni Maya in the first few vlogs is ano ba yung paano kami nakalipat dito, paano yung trabaho namin, no? And basically kami ay online freelancers or online workers. And para syempre you'll have a stable job for that, we need to have a stable internet also. So in the next vlog, pag-uusapan natin paano kami nakahanap ang stable internet even before going here, no? It was part of the plan always. And paano namin na-implement na magpa-connect kami dito ng mabilis na connection and have a backup plan for that para stable pa rin yung trabaho namin. So yun yung pag-uusapan natin next and kita-kits! Don't forget to like, subscribe, share, pop. Okay guys, thank you, bye-bye. See you on the next vlog.